Ngayon, mayroong nag-request si ito. Sinulat ko this papel pa rin kung makalimutan. Si Shirley Deliaton. Shirley Deliaton. Timing daw. Kumusta mga katropa? Magandang araw. Ngayon, mayroon tayong gagawin kasi may nag-request sa akin na timing. Ito yung tinatawag natin na ano, most requested timing. Most requested to kasi maraming nagtatanong sa akin kung paano daw pag timing. Ngayon, mayroon man akong timing doon, hindi daw nila makuha agad ng mga timing. Ito sa mga una kong video. Ngayon, isasahin natin, step by step tayo para madali nilang matindihan. Ngayon, mayroong nag-request si ito. Sinulat ko din sa papel pa rin kung makalimutan. Si Shirley Deliaton. Shirley Deliaton. Timing daw. Shirley, ito. Gawin ko tong step by step para makita mo. Ngayon, sana natin para mabilis. Yung kay Shirley naman, yung sinabi niya, mayroon isang rotating hook na bago. Iumpisa natin na, Shirley, yung rotating hook mo nung bago, yun na lang ilagay mo. Turuan kita paano magtanggal ng rotating hook at saka pagbalik, tapos pag-timing. So bago natin umpisaan yan, itong makina to, itong makina na ito, matay ito siya ng spandex. Patayin mo muna natin bago natin baguhin. Ito tila na to. Spandex to. Spandex oh, banat na lambot. Ayun, patayin natin kung para malaman natin kung matahi talaga siya. Spandex. Una natin gawin, isang piraso lang. Ayan. Kung natama ba to sa timing to. Isang piraso. Patayin muna natin. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung dapat timing. Ito pa ang katropa, parang kukulubot siya kasi isang piraso lang kasi siya, isang pirasong tila lang, saka masyado malambot, kulubot siya kasi nakatinsyon kasi ito sa dalawa. Ngayon parang medyo kulubot siya pag nagtahi kayo ng isang piraso lang, tapos parang ganito kukulubot, spandex, tension mo na lang, luwagan mo lang ito tension para hindi gaano sa compress. Ayun, hindi lang natin baguhin ng tension na yan kasi may tahi kasi kami. Ayun, walang paktaw. Okay. Kasi kung may paktaw yan, nakapaktaw na yan dyan kahit maiksing pasada lang. Ngayon, dalawahin natin. Kasi naka-timing kasi, naka-tension kasi ito sa pang dalawang tila, dalawang patong. Ayan. Kina natin kung sa isa, hindi masang paktaw, dito naman sa dalawa. Oh, diba dito, makulubot siya pag isang tila lang. Pero dito, hindi. Kasi dalawang patong na. Oh, tita mo. Di wala sang paktaw, kahit isa. Oh, pero spandex to ha. Oh. Ibig sabihin, tama yung timing niyan. Ngayon, kaya para kay Shirley, tanggalin natin kasi magpalit siya ng bagong rotating hook. Para malaman, makita niya kung paano pagtanggal at saka pagbalik. Oh, umpisa ko na, tanggalin ko na itong ano. Una tanggalin, reserve pot. Yan. Tapos itong angat muna natin itong takip. Yan. Tapos itong plato or plit. Throat plit tawag nito. Throat plit. Anggalin natin ito. Tapos napansin nyo na isang tornilyo lang nilagay ko. Kasi para pag naglinis ako ng makina, yung mga mananahi ko dito pag naglinis, ay hindi sila mahirapan dito magtanggal, isa lang dito. Kasi dito kasi, pero medyo mahirap kasi magtanggal dito. Hindi tuwid yung screw. Hindi ko na nilagyan para pag tatanggal to isa, madali na lang matanggal. Kahit yung mga bata, pwede na maglinis. Linisin yan dyan. Ngayon, ito screw, tornilyo niya. Ilagay nyo to sa hindi magalaw na tornilyo. Para hindi mawala. So, dito mo ilagay sa dito, kung may mga makina yung lamisa, may mga hukay dito, dito yung ilagay. Kung wala naman siyang hukay,
ilang ilayo niya, dito niya ilagay, o dito, o dito. Huwag yung ilagay dito kasi ituwad natin yan. Kailangan malayo, yung malayo dito ilagay nyo para hindi siya mahulog o mawala. Yan, nilogan ko na. Tinanggal ko na. Tapos tanggalin mo rin tong ipin. Para hindi ka mahirapan mag-timing mamaya. Pero pag yung mga marunong na mag-timing, hindi naman to nila tinatanggal. Tinisilip na lang nila yan. At saka yung isang klase ng ngipin, yung L-type. Ito kasi ngipin ito. It's type to. Medyo mahirap magsilip ang tamang timing dito. Hindi makita masyado yung hook. Ngayon tanggalin ko. Yung L-type kasi, wala kasi ito. Putol. Dito lang. Dito lang yung ngipin eh. Ito wala. Kahit mag-timing ka, kahit hindi mo natanggalin kasi L-type sa maluag dito. Ito ang ganyan. Eh makita mo dito. Ito kasi may nakaharang. Natanggalin na natin. Ngayon nakita mo na yan. Ang gagawin mo, Shirley, para maghalimbawa kung palit ka ng rotating hook. Ngayon, ang gagawin mo, tuagan mo tong dalawang tornilyo dito sa hook. Itong dalawang tornilyo sa hook. Ito, may dalawang tornilyo to. Oh, sa dalawa, tatlo. Tatlo pala. Kasi yung ibang kasing rotating hook, may dalawa lang, mayroon din tatlo. Ayan, luwagan mo lang. Kasi tanggalin natin yan. Kasi, pakita ko sa'yo kung paano pagtanggal. Kasi kung magpalit, palitan mo yung rotating hook mo bago, sabi mo may nabili ka, palitan mo na lang. Maganda yung bago. Yan, naluwagan na. Ngayon, naluwagan na siya. Tuwad mo itong makina. Kasi, tanggalin natin itong bakal na to. Kita mo yung bakal na to. Ito yung tinatawag na positioner finger. Itong bakal na to. May ano dito. Dito yung tornilyo. Pag nakasandal mo yan, mandumi na kasi matagal ay dinalinisan mula nung bagong taon. May tornilyo dito sa ilalim. Ito to. Isa. Ito to. Itong nakakunik dito sa positioner finger kasi hindi mo ito mahugot pag hindi mo tanggalin ito. Ngayon tanggalin natin yung tornilyo na ito. Ito. Tanggalin natin yan. Ito. Ayan. Tanggalin natin ito para hindi tayo may para matanggal mo yung rotating hook. O dito mo lang ilagay. Yan dito. O ngayon, naluwagan mo na to, maluwag na. Pwede mo na siya hugutin. Yan. Hindi mo na mahugot yan. Hanapan mo ng gilid kung saan siya hugutin. O, kunin mo na to. O. Pag dito, pahugot mo, babangga. O, hanapin mo may gilid dito na medyo lubog. Yan, yan, yan. O. Dito mo ipadaan. Kasi di mo pwede dito. Kasi babangga man. Halimbawa, ganyan. Ayan, ganyan. Pag hugot mo, pag nabangga dito, hindi siya matanggal. Ano? Hanapin mo itong parang may lubak dito. Yan, yan. Tanggal na. O, ganun yung pagtanggal ng rotating hook. Ngayon, nagpalit ka ng bago. Huwag ka ng bago. O, ganito din pagbalik. Ganun din ang proseso pagbalik. Balik mo lang ito. Luwagan mo lang yung mga tornilyo dyan. Medyo maluwag lang. Huwag mo lang tanggalin. Luwagan mo lang. Tapos balik mo din. Ganun din proseso. Balik. Dito mo idaan. Ayan, ayan. 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 Lagay mo muna. Lagay mo muna ganyan. Tapos balik mo tong positioner finger. Ito. Balik mo to. Ito, di ka naman ma-ano dito. Kasi... sandali. Okay. Tingala natin mabuti para makita. Yan. Kasi ito, mayroon itong parang kanal. Ayan o. Kita mo ito dito. May mga kanal dyan. Gilid para... Kasyang-kasya lang itong positioner finger itong gilid. Kasya lang dyan. Ayan. Tapos ito, pasok mo lang doon. Ngayon, lagay mo ito. Nakita mo rin ito. Parang may gutter dito. Nagalabas na baka. Stopper to. Stopper yun dito.
Yan kita mo to ng titingok. Yan. Yan kita mo to, tong parang may ukay. Ito. Ito stop na to. Ito, ito, yan. Kita ba? Yan. Diyan mo ilagay dito. Ayan. Kita ba yan? Diyan. Diyan yan siya nakapasok ha. Diyan. Sige, lagay na natin. Yan. Lagay muna natin to. Ayan. Ganyan muna. Medyo mahirap lang ito paglagay. Ito. Lagay niya. Oops. Yan, mahirap. Yan, tama natin yan sa yan. Yan. Huwag muna kang higpit yan kasi ipasok mo muna to. Yan. Siguraduhin nyo na ito, paglagay nyo dito. Yan. Yan, di po na gano'ng mahigpito. Yan. Diba ito, yan. Ilagay mo tong kanal dito. I-stopper yan. Yan. O, lagay mo muna yan. Tuwasa ka muna to. Higpitan. Yan. Higpitan mo na yan. Oop, yan. Kailangan rin yan. Hindi yan lalabas yan ha. Ilapasok yan dyan. Tapos, higpitan mo lang konti itong isang tornilyo dito para hindi siyang gagalaw. Yan. Yung hindi siya maurong oh, diba? Maikot siya ganon pero hindi siya maurong yun ang higpitan mo na ito konti yan. Para dyan lang muna siya ngayon nilagay mo na ito baba mo na para timing na natin yan ito na yung timing ito gagawin mo ba ganyan na ito ibaba mo tong kutin mo dito sa handwell dito handwell baba pabanting ikot baba mo lang ganon o ito mo yan. Kasi oh, tiyo mo. Parang nabangga yung dulo ng karayam dito. O, atras mo ito. Kasi hindi mo ito mahigpit. Luwagan mo lang. Yan, atras mo. Yan. Ngayon, para matandaan mo dito yung mayroon kasing height tong needle bar. Tandaan natin, may height to. Kung wala kang nakitang timing mark, kasi itong karayam ko, may timing mark. Yan o, yung needle bar. May dalawang guhit dito. Kung wala kang makita dyan sa'yo, kapag walang timing mark yan, dito mo na lang siya tingnan. Pero huwag mo manang galawin yan kasi titignan muna kung tama ba yung height, yung taas ng needle bar sa kababa. Ay baba mo yung needle bar pababa. Yung pinakababa, yung crayom yan. Pinakababa, yan. Yan. Ito na yung pinakababa niya. Ayan. Yan o, ito na yung pinakababa. Yan. Hanggang dyan o. Tingnan ngayon para makita mo yung malalaman mo itong height dito, ang haba dito. Kasi pwede mo ito i-adjust pa baba pataas. Kung wala kang timing mark dyan. Kung may timing mark man, ganyan. Labas itong dalawang guhit. Pero, hindi tayo accurate dyan. Hindi mo sigurado. Dito tayo sa baba, titingin. Sandali lang. Oh, to. Kumuha lang ko ng screw maliit para maituro ko ng mabuti. Oh, di ba? Ganyan. Ulitin natin para kailangan ma-step by step para di kayo mahirapan. Para masundan nyo talaga itong paano pag-timing. Kutin mo yung makina, pababa. Ayan. Pababa. Ayan. Halimbawa, ito, isa pa itong bagay. Halimbawa, paglagay mo ganyan. Pag tumama yung karayom kay Chan, bagay na dito. Halimbawa, pagbaba mo, tumama yung karayom dyan. Kasi maluwag pa naman to, ikutin mo lang para di ba matamaan to. Ikutin mo lang ganyan, kailangan matiming mo muna dito sa pababa ganyan. Hindi pa tayo magta-timing muna. Yeah, ito muna. No? Ayan. Yeah. Oh, ang tamang height nito ng karayom doon sa baba. Ito na yung pinakababa. Ayan o. Kasi pag ikutin ko uli, paakyat na siya, pataas na. Layo muna natin to para makita mo. Ayan. Yo, diba? Pataas na siya. Yan ang pinakababa niya. Oh. Pag ukot mo ulit, pataas na siya. Itong karayong, pataas na. Ito yung tandaan nyo. Yan. Kita nyo itong ano. Kita mo yung daanan ng kuro. Ano dito? Daanan ng
Karayong, yan. Pag pinakababa na yung Karayong, pinakababa na itong needle bar niya, pinakababa na ganyan, ganyan. Kailangan itong, yan, yan. Kailangan itong dulo ng butas ng Karayong, ganyan. Hanggang dyan lang, ha? Kailangan, atras natin ito para makita niyo mabuti. Pakita mo. O, hanggang dyan lang yan, hanggang ganyan. Kaya pinakababa na yan, ha? Hanggang dyan lang, kita ito. Lagyan po sinulit para makita niyo. O. Ito importante dito. Yan, hanggang dyan lang. Ito, kita niyo butas Karayong, hanggang dyan lang yan. O ba, kita niyo yan, hanggang dyan. O ba? Hanggang dyan, hindi na dapat dyan bababa o hindi din tataas to. Tandaan nga, kitingnan nyo lang itong maputi. Yan. Ayan, hanggang dyan lang. Kita nyo. O, kitang-kita nyo na. Saan na ito? Ito. Sigilip. Linisan natin yan. Yan. Kaya naman. Ayan. Medyo marumi lang kasi itong makina. Ginagamit kasi ito ngayon. Ayan, ayan. Basta yung tingnan nyo lang dito. Basta yung butas ng Karayong hanggang dito lang. Ayan nyo. Hanggang dito lang sa may babaw. Ayan, ayan. Ito. O, dyan. Hindi na siya pwede bababa pa saka hindi rin pwede tataas. Halimbawa, pag una mong ginawa bago mo yung timing yan, ganyan. Kung halimbawa lang makina mo, medyo lubog to, nakabaon pa to konti doon, pwede mo siya itaas. Mayroon dito yung tornilyo. Kita mo, yan o. Yan sa loob na yan, may tornilyo dyan. Dito, nakita nyo to? May tornilyo dyan. Nakay nakababa siya, na makita mo yan dyan. Kung sa inkaso lang, yung sa makina mo dyan, kung mababa to, yung timing ito, mababa siya. Yung needle bar, medyo mababa. Ito, luagan mo lang ng tornilyo konti dito. Tapos pwede mo na ito siya kutin. Alam ganyan, pakita ko. Para makita mo talaga. May tornilyo dito. Masilip mo ito dito sa gilid. Ayan. Luagan ko. Pwede naman na siya ibaba. Pwede rin itaas. Halimbawa naman yung needle bar mo, pag baba mong ganon, halimbawa ganyan, nasa hindi siya maabot sa baba. Halimbawa, pagbaba mo na ng needle bar, hindi mo pa natay na timing. Halimbawa lang, nakaganyan siya. O, diba? Hindi siya umabot sa, ano, dito sa pinakababa. Itong butas ng Karayong, hindi maabot sa pinakababa. Halimbawa, ganyan lang. Ganon din gawin mo, luwagan mo dito. Luwagan mo dito sa taas yan. Luwagan mo lang, huwag mo nang tanggalin, luwagan lang. Tapos, pwede mo na ikut-ikutin mo yan pababa, o, yan. Iabot mo sa baba, ganyan, o. O, ganyan. O, diba? Ayan, ayan, ayan. O, kailangan maabot yan dyan para maganda yung tahe. Makatahe sa mga spandex, ayan. Kasi ganyan yung kanina. O, ba? Yung tinisting natin na pagtahe, o, hanggang dyan. O, ganyan lang. Halimbawa lang naman yan kung ang hinahanap natin yung height ng needle bar, yung Karayong mula doon sa rotating hook. O, kung sa'yo nakalubog unti ito doon, nakababa, angat mo, naipantay mo dyan. Kung nakahaba naman, nakataas naman siya, hindi na pantay doon, ibaba mo rin, pantay mo rin dyan yan. Ganyan. Okay. Kita ko na. Timing na natin. Yan yung pinaka madali malaman natin ng pag-timing. Ngayon, ganyan na. O ba? Ganyan na yung ano. Ay, ba, naikot ko ito. Yan, yan, yan. Ito. Patay mo muna. Okay, naset na natin dito yung height ng needle bar. Ngayon, timing na natin. Yan. Itong pag-timing nito, halimbawa, ganyan. Kailangan para yung mga umpisa, yung mga beginners dyan, hirapan naman talaga ito. Laging nagtanong sa akin paano pag-timing. Kasi pag-timing nito, halimbawa, ganyan, pinakababa na yan. Pinakababa na itong needle bar, ganyan. Pinakababa. Sunod na ikot yan, paakyat na yan. Yung Karayong pakyap na dandahan. Ito namang rotating hook. Pabanti na yan, o. Diba? Pabanti na. Mas malakas, mas mabilis itong umikot kaysa dito sa pataas. Diba ganyan, o. Yan. Ngayon, para di ka malito pag timing nito, ilagay ko dito yung, diba, ganyan, pinakababa. Yan.
ilagay, huwag mo na itong igalawin. Ilagay nyo, huwag mo nyo itong pagganyan siya. Diba, tinayin natin itong height nito, pagganyan. Huwag nyo muna itong galawin. Kailangan nito magalaw itong rooted, yung ano, ikot niya dito. Ilagay mo dito yung, di ba, maluwag pa to. Luwagan mo pa yan. Ilagay mo yan dyan. Banda. Dito. Yan, yan, dito. Yan, kung. Yan, yan, yan. Yan. Ha, mamaya na. Sabihin ko lang. I-sit ko lang muna dito. Para hindi kayo mahirapan. Yan, i-sit ko muna dito yung tamang timing, ha. O, tingnan nyo lang. I-sit ko na muna to dito. Yan, 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 yan. Yan, sit ko muna yan. Sit ko muna to bago ko turo sa inyo yung distansya. Para hindi kayo mahirapan. Kasi mahirap naman talaga dito kung hindi mo makuha yung habang distansya. Yan. Oh, ulitin natin. Ulitin natin. Oh, ulitin natin para talaga maintindihan nyo talaga agad para makuha nyo yung timing. Kasi marami nagtanong na kahit nisunod na yung timing, hindi pa nakakuha. Kasi baka hindi na gano'ng maintindihan yung timing. Sige, yan na. Ito yung pinakababa. Ayan dyan, sit na natin yan. Pero yung kung pagbaba nyo ganyan, tama namang height ng makina nyo dyan, tama naman yung baba nyan, okay na yan. Huwag nyo nang galawin dito. Okay na yan. Timing na lang. O, ganyan na. Tapos, yung rotating hook, dito mo la banda ilagay. Kita mo. Yung dulo ng hook. Yan. Lapit mo. Ito. Diba itong hook na to? Ito. Itong dulo na yan. Ito. Ito yung tulis. O, kung dyan siya, dyan, dyan. Diba pataas na yan, oh, dyan, oh, oh. Pagbaba nito, ganyan, ganyan. Paakyat na siya, paakyat, 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 paakyat. Kailangan dyan na, ayan. O, dito mo ilagay yan, banda. Dyan. Dyan. Dito mo ilagay. Para hindi ka mahirapan nga dito. Kasi dito magka problema yung mag-timing, lalo pag hindi pa gano marunong. Dito magka problema. Oh, lagay ko lang dito yung dulo ng hook. Dito ko ilagay, ha. Di ba dito yung karayom? Dito yung hook. Oh, dyan ko na ilagay. Para kung mag-timing kayo, dyan yun yung muna ilagay. Tapos, oh, ikutin nyo ganyan. Pero titingnan nyo pa rin. Ikutin nyo kung tama. Oh, yan. Kung hindi ba matamaan yung karayom. Yan. Oh, yan. Kita mo? O, oh, gilid lang. Ngayon, ah, para malabo dito, hindi ko ganyan yung makita yung pag-timing, kung tamang timing dyan, kuha ko ng ano, karayom sa rotating hook sa liglag. Okay. Ngayon, kumukuha talaga ko ng rotating hook ito. Hindi nakakabit doon, basta karayom. Kasi doon, para hindi nyo nga ano makita, kasi medyo mo lang malabo. Yan. Dito, para makita nyo siguro mabuti dito. Ito, ito yan. Yan na yan. Di ba ito yung hukay ng karayom, spline. Ito to. Ito naman kanal mo sa kabila. Dito dadaan yung rotating hook. Ngayon, pag timing mo ganyan, alisin ko to. Kailangan, dapat dito sa kabila, boy. Kita ba? Makita? Makita? Di makita. Dito ka sa kabila. O, ganito, yan. O. Dito mo, ipadaan yung karayom sa gitna dito. Dito, ito, ito. Diba dito sa gitna? O, dyan mo ilagay. Ito yung kumako na rito tingo para makita yun talaga. Ito. Yan, yan, yan. Yan, yan. Lapit natin itong ilaw para yan, ilaw. Para makita. Yan. Yan. Saan ba mas maganda makita? Ganyan. Ganyan. Yan. Malabo. Dito, dito, dito. Yan, yan, yan. O, turo ko rin ka para hindi ko kasi gano'ng makita eh. Yan, 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 yan. Yan, 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 dito dadaan. Dito dadaan, yan, yan, yan. Yan, o. Diba ito yung parang hiwa. Kailangan dadaan itong
dulo ng hook dito. Dito sa gitna, dito. Yan. Dito sa gitna, dito dito. O kailangan dikit lang siya. Yan, parang ganito dikit. Hindi matamaan tong karayom. Yan. Kailangan dikit lang siya. Ayun. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. O, basta. Pag-retiming ito, kailangan itong krayom hindi matamaan. Dikit lang siya, dikit, pero hindi siya matamaan. Kailangan dikit na dikit kasi pag spandex sa tahiin nyo, kung hindi ito siya dikit, mapaktaw siya. May posibilidad na papaktaw kung hindi siya dikit masyado. Okay. Kailangan walang clearance, dikit lang, dikit tong krayom sa dulo ng rotating hook. Lalo yung mga hook nyo dyan na pud-pud na yung dulo, kailangan dikit. Huwag naman yung matamaan yung hook na, ay krayom na para muliyad na, matamaan na siya, hindi yun pwede. Kasi madaling maubos yung dulo ng hook nyo. Pagka mabalian ka ng krayom, kailangan dikit lang. Kailangan walang gap, dikit. Kasi ang tamang timing nito, may gap konti. Pero itong gagawin natin kay spandex, kailangan dikit siya. Pa, dikit na dikit dito sa krayom ha. Tandaan yan, dikit sa krayom, pag spandex yung tayin. Oo. Pero pag ang tamang timing talaga ito, kung hindi spandex, medyo may clearance kunti. Gabuhok lang clearance, hindi sa dikit. Pero ito, kailangan dikit siya. Dikit pag timing. Okay. Yan akong paliwanag ko na to. Sige, dito tayo. Sa timing. Yan. Dito. Yan. Kailangan dikit to dito. Yan. Dikit yan. Siyempre, makamay mo naman yan. Oh, kasi hindi pa naman yan siya mahigpit. Oh, dikit mo lang dyan. Yan. Na hindi naman siya, huwag naman yung matamaan ganyan. Makita man naman kung matamaan, parang gumagalaw yung karayom mo. Pag natamaan, di ba gumagalaw yung karayom? Kailangan hindi, kailangan dikit lang. Yan. Huwag nyo lagyan ng clearance, kailangan dikit talaga siya. Mahirap lang siya mag-timing. Pero dandahan lang mag-timing para makuha. Yan, ulitin natin. Yan, ulitin natin, ganyan. Ayan. Ba, ganyan? Oh. Ulit natin, ganyan. Pagpaangkat yan yung karayom. Yan, paangat na paangat, paangat. Tandaan nyo, galing dito yung hook sa baba. Yung hook galing sa baba. Tapos paakyat na paakyat, paakyat, paakyat. Kailangan doon na sa tatama yung, kasi itong karayom, pataas din siya. O, galing dito sa baba. Ulitin, ulitin para maintindihan natin. Yan, galing dyan yung karayom. Pag iniikot mo to, ang hook nandito ang dulo. Nandyan. Pag iniikot natin to, yan. Pag iikot. O, kailangan doon yan dadaan sa karayom sa gilid. Yan. Dikit, yan. Dito sa ibabaw ng may sinulid. O, yan o. Kita nyan? Kita na siguro nyo yan. Yan o, dyan sa gitna naman. Yan o, yan. O, yan. Para madali nyo ma... intindihan. Yan. Oh, yan na yan. Oh, yan oh. Oh. Oh, parang nakita ko parang naliad yung karayom na tamaan. Oh, parang tama no. Uro mo konti. Uro pa konti. Kailangan dikit siya. Huwag lang bigyan ng gap. Para hindi siya mapaktaw. Ayan. Nga, subukan natin. Ikutin pa natin. Isa. Yup. Ayan. Ayan. Subukan natin. Pero ito, hindi pa tayo sigurado kung hindi ba ito sa papaktaw kasi binago natin timing eh. Subukan ko muna. Dito muna tayo mag-timing ha. Subukan muna natin. Kasi nabago na timing nito. Ayan. Ngayon, napansin nyo mga katropa, itong positioning finger ito, tawag na kita yung malayo, di ba? Di ba malayo yan? Hindi yan, matanggal yan pag nakalayo. Pwede mo yan, sungkitin dito, lapit mo dito. Kasi lumayo yung pag-ipit ng tornilyo doon, yan. Yan o, di ba? Yan o, di ba? O, tandaan nyo yan, kasi kailangan, pag na-timing mo, hindi pwede dito yan, malayo yan dyan. Kasi baka malaglag yan, mabalian ka ng karayong. Pag maikot to, ito, maikot yan, matanggal yan sa stopper. Pag nakita nyo ganyan, malayo na, pwede mo nilapit. Ikusungkitin mo lang yan dyan. Yan.
Oh, mamaya ikpitan natin yung tornilyo doon, hindi pa siya gano'n siya maikpit. Tandaan nyo na na, oh, bantay nyo na to. Pero, hindi naman siya yung, ito stopper na to, hindi yung dikit dyan kasi hindi na makakuha yung sinulid dyan. Hindi na makadaan dyan sinulid kung dikit yun dyan sa stopper. Oh, tingnan ko ha, oh, tingnan nyo. Oh. Oh, kailangan makadaan dito yung sinulid sa, dito sa ano, dyan sa may stopper. Kasi dyan yung nadaan yung sinulid. Yan. O, tingnan nyo. Dito dadaan yun. O, ya. O. O, dyan dadaan. Kailangan may clearance din siya dito konti. Kasi, lalo pang malalataba sinulid gamitin nyo, kailangan masungkitin mo lang ito konti. Yan. Na, hindi naman siya matanggal. Yan. Yan. Kailangan hindi siya, ano, hindi siya dikit dito sa, hindi siya dikit dito ah, kasi mahirapan dumaan yung sinulid kasi dito dadaan yung sinulid. Yan. Yan, wag naman yung matanggal. Yan, siguro hindi na siguro ito matanggal. Ayan, hindi na matanggal pag istap. Yan, ganyan. Mamaya, yung tornilyo dito malaki sa dito, nakakabit nito. Higpitan ko na kasi hindi ko gano'n pa nahigpitan yan. Okay. Dito natin. Pagkita ko sa'yo kung saan dadaan yung sinulid para malaway isahan ng ano to. Step, isa na itong turo. Yan na. Lagyan ko ng bobbing case para hindi yung sumabit yung sinulit sa ilalim. Yan. Okay, kutin ko. O, tingnan nyo ulit. Yan. Diba yan na yung timing natin? O na. Kukuha na ng sinulit. Tapos, iikot na yan. Iikot. Yan na yan. Yan, ganyan siya sa proseso niyan. Procedure. Sama yung sinulit. Dito. Yan. Iikot na yan siya. Hatagin niya sa loob yan. Papunta doon. Yan. Yan na. O yan. Dyan yan dadaan sa dito. Tingnan nyo. Kailangan makadaan yung sinulid dyan. Dyan o. O dandaanin ko. Yan na. O. Ito naman yung sinulid galing sa bobbin case ito. Ito yan. Galing sa bobbin case yan. Ay makuha na niya yan o. Yan o. Kasi yung sinulid na galing sa karayom dito dadaan niya. Tingnan nyo yan o. Yan, dito dadaan yan. Yan. Kailangan medyo maluwag dito ha. Huwag nyo i-dikit masyado to. Para dadaan yan yung ano, sinulid. Lagay yung puwang dyan. Okay. O ngayon, kung tingin mo tama na ito timing ha. Diba? Yan. Ay, sana ikot siguro to. Yan. Huwag nabuti ko to. Yan. Kaya hindi ko pa nagpitan. Yan. Okay. Pag okay na yung timing, ganyan. Basta dito sa gitna ng dito sa gitna silipin niyo mabuti dito sa gitna yung hook dito sa gitna ng dadana dito ng karayong dito. Sige. Yan gitna na ba to? Hindi barang na ikot yan na hindi pa kasi tumahigpit tong ano rotating hook yan. Higpitan ko. Higpitan. Ang paghigpit naman ito isang higpit na hindi gano diin. Ayan, medyo higpit lang konti. Huwag yung diretsuhin pag higpit kasi magagalaw tong hook. Tapos sunod naman yung isa. Konting higpit lang. Yan, konting higpit. Tapos konting higpit pa itong isa. Yan. Huwag yung diretsuhin ng higpitan ng higpit kasi baka gagalaw tong hook. Ngayon, ulitin mo naman. Ulitin mo. Higpitan mo ng higpitan. Yan, pwede mo na sa higpitan. Yan, higpitan. Yan, tsaka muna higpitan, pangalawang higpit. Noong una, hindi gano'ng mahigpit. Mahina lang higpit. Tapos ito na. Okay, subukan natin to. Kung okay ba siya. Ha? Okay ha. Ngayon, balik na natin tong ipin. Pero pag hindi naman ganito ang ipin ng makina nyo, yung L-type lang, hanggang dito lang, huwag yun lang tanggalin itong ipin para hindi na kayo matagalan. Kasi makita nyo na timing dito kung hindi ganito yung ipin ng makina nyo. Lagay na natin to. Later. Oh, ngayon mga katropa, ibalik ko na yung ngipin sa katong plato. Ganyan. Subok natin kung tama ba yung pagtaw. Kailangan isubok nyo kasi hindi man pwede na isang timingan lang yan. Minsan yan, hindi mo makuha sa isang timingan yan. Kailangan dandahan pag timing ito para makuha mo yung tamang na hindi mo pagtaw. Kasi una yan, pagta-timing ka, siyempre subok mo muna. Ayan, ito naman, subok natin.
Yung mga baguhan, mga beginners, baka hindi nyo ma-perfect talaga yung pag-unang timing. Kailangan talaga timing nyo pa. Ulit-ulitin nyo. Okay. Oh. Wala, wala nang paktaw. Wala na. Ibig sabihin, tama yung nagawa nating timing. Kasi minsan niya, pag, lalo pag yung mga baguhan pa, siyempre, mga papa yun, di mo talaga makuha sa ano yan. Isang timing lang. Ulit-ulitin nyo lang. Ulit-ulit. Ayan na. Kahit isang piraso siya, hindi pa rin siya nagpaktaw. Kung hindi siya maayos pagka-timing to, dito sa spandex to, lambot-lambot. Paktaw talaga yan. Hindi yan makatay kung hindi nyo dinikit yung karayom doon sa dulo ng hook. Kailangan dikit yon. Hindi walang gap. O, diba? Nakatay na. Ngayon, hindi ko pa nilagyan ng tornilyo kasi testing pa naman natin. O, nakita ko na tayo na. Tsaka ko na lagyan ng tornilyo. Ay, di. Mamaya, ito pala. Bago nyo ilagyan ng tornilyo pala dyan, kalimutan ko, palala sa inyo. Kailangan i-check nyo bago nyo lagyan ng takip. O, yun. Na-testing nyo na. Wala nang paktaw. Okay na siya. O, double check nyo. Yung mga tornilyo ko naikpitan na ba? Ito. Itong tornilyo dito, maikpit na. Double check lang para sigurado natin na maikpit siya. Para hindi agad magbago yung timing. Yan. Diba, dito tayo dito. Kung saan yung nagluwag tayo, doon yung i-check. Yan. Katulad yan. Maikpitan na yan. Diba dito sa ilalim, sa positional finger, nagluwag din tayo doon. Nagtanggal tayo. Ngayon, angat mo rin to. I-check mo rin. Kung maikpit na ba siya. Yan. Diba? Saan na yun? Dito. Dito naman na. Yan. Ipitan mo rin yan. Double check lagi para ano, sa una, kahit pag na-testing mo na nga, okay na. Wala nang problema. O, check mo na. Double check bago natin gagamitin. Pag dito karinan, luwagan naman natin dito. O, kailangan ibaba mo din lubar para makita mo dito yung tornilyo. O, check ko rin kung maigpit na ba siya. Kasi pag lumuwag dito, mawala din siya sa timing agad. Kasi pag medyo siya maluwag na hindi mo gano'ng naigpitan, habang ginagamit mo yan, mga abot ng mga ilang araw, angat yan. Lalo pag mabilis ka manahe. Sana hindi ko na makita yung tornilyo. Yan. Kailangan higpitan mo rin siya. O, yun tama lang higpit. Hindi ka baka, huwag masyado mahigpit din. Huwag baka malustrid. Kasi maliit lang mga tornilyo dyan. Okay. Ngayon, na-double check ko na. Na natin. Maayos na doon. Nahigpitan na lahat. Wala natin nakalimutan. O, saka na natin itong lagay yung tornilyo. Saan yung tornilyo? Yan. Diba? Saka natin itong lagay. O. Yan. O. Okay. Okay, wala kay Cheryl eh. O. Ito na. Ginawa na kita ng video. Ito talaga yung kailangan masunod mo yung pag-timing dyan para hindi na magpaktaw yung karayom makina mo. Lalo pag maganda yung makina mo kasi palitan mo ng bagong rotating hook. Kailangan. Ayan. Okay, mga katropa, na-tornilyo ko na lahat dyan. Na-check na rin natin, na-double check. Yeah, ito na yung final. Patayin na natin kasi wala man siya nakitang paktaw. Okay na. O, oh, diba? Patayin naman siya. O. Oh. Ayan lang. Oops. Dami na. Magulo na. Ito, ito. Oops. O, kita. O. Wala na. O. Wala na siyang paktaw. O, diba? Ganun lang mag-timing. Shirley, ito lang. Sundin mo lang itong pag-timing. Pag na-timing mo na tumayos, wala nang paktaw yan. O. Dali, kuha tayo ng ibang tila. Okay. Naubos yung tila. Marumi. Kumuha lang ako ng tila. Ito naman yung subukan natin. Kasi marami ng tahe yun. O, simple lang yung mag-timing.
Basta matutunan nyo na yun. Sa umpisa lang talaga yun, medyo mahirap kasi para hindi pa natin maintindihan kasi umpisa pa lang. Paaralin nyo na lang, aralin. Panoodin nyo na lang, panoodin yung mga video ko dyan. Para matutunan nyo yung katagalan. Natural lang yun sa umpisa. Hindi mo makuha agad dahil siyempre, umpisa pa lang. Okay na. Oh. Wala na tayo nakitang paktaw. Oh. Pag nakita nyo parang medyo maganda, attention na lang. Attention na lang. Attention na lang yung ano. Sinulid. Oh. Siyempre nakita ko dito sa pag konti. Oh. Okay, ipitan ko na lang ito. Ayan. Okay. O sana makuha mo to, Shirley. Kasi sa makina mo kasi marami ka pa ng tahi siguro diyan. Sabi mo, expandix naman yung tahi mo, tahiin mo. So, ito na yan. Ganito lang timing. Basta kung hindi mo makuha sa unang timing, ulit-ulitin mo na lang. Basta sundan mo lang yung ano, makukuha mo rin ang katagalan. Okay. Salamat.